makikita si Rebo on a Paquito. That's right. Wolf. Usually, nakikita natin siya Alice, mga Chang'o, yung mga heroes na parang marksman ang dating. Yung mga nagsascale, kumbaga. Yung mga scaling heroes. This time, Action Jackson ang hero ni Rebo dito. Ang ideology dito is talagang ang bida ng inyong draft ay yung Claude. Oh. So, hindi siya katulad ng mga ginagawa ng Brand Esports na may Chang'e sa side na nakapag-farm or may Kagura. This time, all-in dun sa Claude. So, dalawang side laners na magaling mag-sustain ng kanilang sarili, yung hindi kayang i-contest ng Blacklist International or kung sakaling i-contest man, kailangan nila ng mas marami pang heroes. Yeah. Para din mag-create ng space doon kay Caltezi. So, ang gagawin ng Brand Esports ngayon, kailangan nilang itago si Caltezi at makapag-farm until the late game kung saan mas malakas na kayo kanilang composition. So, ang ibig mo sa akin dito, Wolf, no? Investment. Investment. Ang gustong gawin ng Bren Esports. Oo. Lahat, no? Health investment, money investment. Para lang umabot tayo sa late game. So, sinasabi mo pa sa akin, naabot tayo ng TikTok timers dito. Abot pa tayo ng two-day event na naman. I think dahil so. Dahil pwedeng tumagal ang laro kung ikaw ang Bren. Kayang-kaya. Meanwhile, parang ganun din naman sa Blacklist. Pero ang maganda naman sa Blacklist, from early game to late game, may damage output sila. Yep. You can see na yung magandang pokes mula sa Eve. In fact, tinitignan ko yung mga heroes ng Bren Esports, yung talagang source of damage ay mula doon sa ating Claude. Which kind of means na baka kulangin sila ng damage kapag hindi pa handa. So, ang thing with Bren Esports, hindi sila valid na lumaban unless magkamali ang Blacklist International, which is very unlikely. Yeah. And all things considered, para sa Bren Esports, ang kanilang way para pag-farmin ito si Caltezi ay solid naman. Meron silang Popol and Koopa pang scout. Correct. Tapos may Matilda pang tulong. And then you have the sustained side lanes. Madami silang vision dito, no? Pero alam mo, proven and tested na rin ang Blacklist International sa ganito. Ayan na nga! Yung Crystals at yung Turtle ay mapupunta dito kay Wise. Ang ganda ng drawing. At sakasabi lang natin, Wolf, another first blood para sa Benedetta ni Edward. The Edward with the first bloods once again. Once again! Ibang klase. Kakaibang statline, ha? Pero nagbe-make sense siya kasi nga naman magaling si Edward sa paggamit ng Benedetta. Tapos lagi niyang nagagamit yung hero sa pag-take ng Turtles. Yeah. Ito yung type kasi ng player na kabisado niya na yung mga cooldowns at level 1 to 4. So, ibig sabihin dito, with that team fight, nauna ang Blacklist International sa pagkuha ng Turtle, mauuna sa Raptors Machete, si Wise, and mabibigyan sila dito ng opportunity to really engage. Parang pwede na silang mag-take ng teamfights dito kasi ang binanggit mo dito, late game ang gusto ng Bren eh. Para sa Bren Esports, kailangan nilang mag-ingat dun sa mga turtle fights. Kunwari yung turtle fight na nangyari, weird eh, dami nilang ginamit ng mga resources like yung mga flicker, yung ulti ni Flapteezy, patas may mga heroes pa silang ginamit dun sa turtle fight. Yeah. However, wala din naman si Caltezi. So, ang naging problema dun sa laban na yun ay parang nag-hope for the best yung Bren pero hindi nangyari. At kakasabi nga lang natin na pwede na kayo mag-force ng laban. Si Flapteezy ang may target dito. The demonic force will not help him out. Pero ayun si Pew doon sa kanya paglipat. Pero tabi-tabi pa rin. The Ubi strategy is real. Fourth side of Blacklist. Wise ang mapapatumba dito pero okay lang. Dahil yung trio na naman, the mid three of Blacklist International will be successful. Getting one kill dun kay Wise ay napakaganda para sa Bren Esports. Tapos napag-farm si Caltezi habang nangyayari yun. However, dahil nga naman dun sa Turtle at sa mga first kills na nakuha ng Blacklist International, lamang pa rin si Wise kay Caltezi. Do take note, dahil nga naman naka Rafa and Granger ang Blacklist International, natural lang na mas lalamang talaga sila in the early stages. It's up to them kung paano i-utilize yung kanilang advantage papunta sa mid-game. Ang ganda rin kasi nung buff ng isang Rafaela. Si Eson pa lang gumagamit ng Rafaela. Ngayon ko lang nakita, Venus is playing the Eve. And nagme-make sense eh. Parang yung Granger, pagka-dash niya, bibilis pa siya, mas mapapadali yung pag-target niya dito ng kanyang Rhapsody. Kaya nga, tuloy-tuloy pa rin ang pag-go ng side ng Blacklist. Crystals coming in mula dito kay Oh My Venus. Lusty is 10 seconds down. Dalawang pag-take ng Turtle, mas malinis pa yung sumunod o yung pangalawa kaysa doon sa una.
And do take note, malinis na nga yung unang pag-take ng Blacklist International. Mas swabe pa dun sa pangalawang pag-take nila ng Turtle. Kaya nga naman lamang sila ng 2,000 ngayon. Well, parang ganun din yung nangyari no nung unang Turtle. Doon din mismo sa spot na yon, naglagay si Venus ng Real World Manipulation at ginagamit nila yung crystal pang scout doon sa gitnang bush. This is what I feel yung problem ng Brand Esports. Wala talaga silang way para pigilan yung Eve. Kahit pa yung Eve ay second pick ng Blacklist International. Correct. Do take note, in Brand Esports, sa dami silang pwedeng gawin for that one. I mean, yung Pakito, siguro pwede pang magulo yung Eve, but technically speaking, kailangan mo talaga ng suppress. Wow, total assist para kay Oh My Venus dito ay lagpas 300. Ladies and gentlemen, si Venus din ang nangunguna sa KDA department. Tama ba, Wolf? At silang dalawa ni Wise. Silang dalawa, the V-Wise. That's right. Combo. Meanwhile, we're talking about Venus here. Ayun na nga, yung kanyang Real World Manipulation counter ko. Pero yung We Are Angry being activated here. Of course, for the side of Brand Esports. But Ohem! Doon sa gilid. Kanina pa ako doon sa baba. Di nyo ba ako napapansin? Dahil mega kill na rin. Si kaibigang Edward, yung mga side lanes dito ng Blacklist ay talagang tinulungan si The Queen. Even though nawala si Venus, dalawa naman ang nakuha nila sa Brand Esports. Nagiging problema ng Brand Esports. Oo, napatay nila yung Eve. Pero technically speaking, kinailangan nilang ibato lahat at mag-dive under the turret just to get a kill kay Oh My Venus. And si Oh My Venus, hindi nga lang siya gumamit man lang ng flicker na. Inisip na niya na mas maganda na yung punish ng Blacklist International. Okay lang na siya yung makuha ng Brand Esports. Yung kapalit naman ay dalawa. Men, bigyan kita din ng onting info dahil kung hindi ako nagkakamali, ang Bren, yung laban nila sa week 1, kalaban nila yung NXP, sinabi nila sa interview na hindi daw nila alam paano pasukin yung Eve. Ang lakas ng Eve. So ito yung nagiging dilemma nila ngayon. Wala silang mapasok sa Eve. That burst down. Ooh. In some bases pa lang natatalo ang Eve ni Oh My Venus out of the 5 games. At ngayon, sabi niya, ayoko rin magpatalo. Blazing Duet para dito kay Carl TZ. Yung dami shoutout. Pero yung Turtle ay napunta pa rin kay Oheb. At hindi natin mapigilan si Edward. Nagkatabi-tabi na ang Blacklist International. Triple killers real. Buhay lahat sila. Brand Esports basag ang kanilang tower sa gitna. Sabay kuha pa si Wise ng buff. May kasama pang buff, Wolf. Ultimate bonding experience na walang nagawa ang Brand Esports kundi panoorin na lang sila. Like we always say, imposible na manalo ang Brand Esports sa mga turtle fights pero tinatry pa rin nila. They're hoping for the best. Unfortunately, yung Blacklist International, kabisado yung kailangan nilang gawin. Yung pwestuhan ni Oh My Venus, include mo na rin yung timing ni Oheb sa pagpasok. Si Wise, nandun lang sa gitna with the brute force breastplate. Kaya nga naman din yung Brand Esports ay pag nag-a-attempt na patayin si Wise, sila lang yung napapahamak. Ang hirap eh, kasi may zone eh. Mm-hmm. Meron kang healing galing mula dito sa Rafaela, gumagawa ng swimming pool si Venus. Paano mo mapasukin? Meron silang Matilda, tama ka, meron silang Pakito, may Blazing Duet sila mula kay Carl Tizzy. But with the items na meron na ang Blacklist International, pagpapasok ang Bren, sila pa yung malulugi. Yep. Kasi lugi din sila sa pera. Ang pinakamayaman ngayon, si Wise, pare. Mm-hmm. Speaking of Oh My Venus, by the way, kanina sinabi ko pang limang games. Actually, apat pa lang. Kasi laging ban kay Oh My Venus, yung Eve. Pero isang beses pa lang natatalo yun, Manjin. Oh my. So 3-1 so far. At nakita naman yung objective taking potential! Let's take it slow! So slow ang nangyari kay Black TZ. Nung tinamaan siya ng Void Crystals. Grabe pare, coast to coast. Mm-hmm. Meanwhile, nandito naman si Doc Revo. Umaamba ng onting pa left jab pa right jab. Pero yung Void Crystals talaga dito ni Venus. Pinipigilan ng Brand Esports sa pagsugod. Super slow ang ginagawa ng Blacklist International. Actually, yung poke na sinasabi natin mula sa Blacklist International ay sobrang lakas na to the point na may kill potential na sila. Hindi na siya yung para mag-uulti ka with the Eve or mag-uulti ka gamit yung Granger Death Sonata na pang poke lang dapat pang hanap ng kalaban. Parang binubugaw mo lang sila. Correct. Ang katina ng damage ng Blacklist International dahil sa lamang nila. Kaya pag nag-poke sila laban sa Brand Esports, nasasaktan kahit sino mula sa Brand. Kung iyahalin tulad mo sa totoong buhay, Wolf, yung poke nila, parang damage niya. Yung tipong pag sa pulutan, ibis na pulutan lang yung kukunin mo, parang inuulam mo na. Parang inuulam mo na. Ganon. Kung fu ka na, ganon. parang ganon nga. Ganon ba ang technique, Kuya Manjin? Ganon ang technique. Parang ang sakit.
malapit na eh. So hindi na makalapit si Doc Rivo, si Flap Tizzy, laging nahuhuli. Kahit na tumatalon si Flap Tizzy, namamatay siya eh. Hindi na kayang tiisin. Damage output ng Blacklist International Lord will be taken out. Wow. We can see mula sa side ng Blacklist International na yung kanilang fluid na movements around the map. Kita mo, parang kung isipin, ang bagal nila gumalaw, pero dahil hindi natin napapansin, naikot na nila yung buong mapa. Oh. Kung titignan mo yung map, lima na yung touring na patumba ng Blacklist International at kasama pa yung Lord. Nakuha na rin pala nila yung Lord. Sobrang swabe. Oo, oh, man. Slow and steady. Tama ka dyan. Slow and steady ang ginagawa ngayon ng Blacklist as Bren Esports will try their best to defend this tower in the mid lane. Ayun na yung mga traps na nilagay dito ni Lusty. Same situation ng game 2 nung unang beses sila naglaban. Let's see kung kaya. Flat Easy, pumasok kayo dito pero sinalo niya lahat ng mga bala ni Wise. Pero si Carl Tizzy may mga bala din dun sa gilid. Pero ayun na yung ikot ni Few. Pero umikot-ikot din si Oheb with the brilliance. Killing spree para kay Oheb dito. Lumiit yung aso ni Lusty at nag-awu. Dahil magbabak na lang daw ang Bren Esports. Apat pa sa side ng Blacklist ang buhay at mukhang basag na yung tower sa gitna. Bilin ng Divine Glaive si Oheb. Basag din ang bottom lane. Tatapusin ba to ng Blacklist? Walang naging damage masyado ang Bren Esports. Sinabi natin na yung kanilang side lane, lalong-lalo na yung gold lane ng Bren Esports ay hindi pang damage. Hindi katulad na parang Chang or Kagura na ginagamit nila para kay Doc Rivo. And then you have Flap Tizzy na may Phobius pang set, pang gawa ng play. Kasi nga, ang target ng Bren Esports ay mapalakas si Carl Tizzy. Wala rin sila ng mga mid-mages na pinanggagalingan ng initial burst. Wala sila ng parang mga Kagura, like Farsa. So if we're looking at Bren Esports, question mark talaga yung damage output. Siguro sa late game, pwede pa. Yun nga lang ang problema sa Blacklist International. Hindi sila papayag na mag-late game basta-basta. Hindi pa pwede. Sabi ni Eson dito, hello old teammate. Hello Few. Gumanon siya kay Bigang Wolf. Dahil kailangan din talagang iwasan dito yung mga heroes niya. Mm-hmm. As Bren Esports, again, with this defense, here we go! Real world manipulation, pero sa gilid doon, pumasok si Carl Tizzy. Nako, ang dami ng mga damage output dito ni Oheb. At ayun pa si Edward with the slice and dicing. Nagtitiktok doon sa gitna. Tatlo ang nawala sa side ng Bren. Ibang klase yung pagkumpas ni Venus sa kanyang teammates. OMG! Blacklist International, mega minions na sila dito, Wolf. Sobrang, wala, yun na yung ano eh, ilang beses ko na nasabi yung word na sobra, pero sobrang ganda na ko na execution doon. The Blacklist International, the ultimate bonding experience, proves to be one of the best strategies out there as they burst down the Claude. Oh my goodness, this is over! And with a dominant game, Blacklist International